sa lugar na ito, hindi kailangan sumisid ng malalim para makakita ng pagi o stingray. Sila pa mismo ang lumalapit sa tao. Sa pagsisid ko, sila ang una kong nakita. Ang naglalakihang giant chuck trevally. At kasunod nila ang mga pag o stingray. Mukhang payapa sila sa lugar na ito. Pero hindi sila malaya. Napapaligiran sila ng net. Ang mga pagi kasi rito nagsisilbing atraksyon para sa mga turista. Bumisita kami para mag-obserba. Inobserbahan ko sila. Pinapanibutan lang nila itong mga net nito. Nandun pa rin yung instincts nila na lumayo sa tao, pero inoobserbahan ko yung mga turista kanina na ito mukhang itong area nito, ito yung feeding stage nila. Inaasahan nilang pinapakain sila kaya nandito sila. And on top, makikita mo parang blackish gray yung ibabaw nila. Pinangalanan ng mga nag-aalaga ang tatlong pagi. Sina Brenda ang pinakamalaki. Sina Princess at Euro ang bunso. Di gaya ng ibang pagi na mailap at mahirap kunan. Sila Brenda sanay sa tao. Marami sa turista pinapakain sila. May mga natutuwang makita ang mga pagi ng malapitan. Pero may iba ring nalulungkot para sa kanila. Yung resort nila is ecotourism talaga ang dating. Kaya lang dapat nila titignan yung mga nakalagay sa batas. Kasi may mga isda naman na hindi siya considered o wala siya sa listahan ng CITES. Itong sa Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Kung hindi nakalista doon, may mga proseso din ganun na dapat sundin para mag-comply nila bago sila mag-take or mag-culture ng mga ganong klaseng isda for purposes of tourism, ecotourism. Habang pinapakain, isang turista ang may napansin kay Brenda. Taisuga? Pag umakit dito, minsan may natatamaan silang rough surface.
kung susuriin nila dito sa ano, personally, malaking naitutulong nito sa ano, sa sambayanan, kasi yung mga tao, makikita nila kung paano inaalagaan, at saka makikita nila yung ugali ng mga wildlife na yun pala, pag nilagay natin sa kids, pwede rin palang mag-iba yung ano nila. Pangalawa, kung ibang nakahuli noon, wala na, kinatay na, kasi dito marami man, hanggang ngayon, sir, mayroon pang nagkakatay ng mga stingray. Kapag may turista sa feeding area, kusang malapit ang mga pagi na parang humihingi ng pagkain. Ilang beses din nilang napagkamalang pagkain ang kamera namin. Malayo ito sa behavior nila sa wild. Pero para ma-enjoy ng mga turista ang mahuwakan at makapag-swimming sila sa mga pagi, ang pinakamalaking stingray sa pasilidad na si Brenda, susuriin namin ngayong araw para malaman ang kanyang sukat at timbang. Grabe, baka kayo tamangan. Okay na? Okay, so basically 78 ang ilan niya. Ilang beses itong nagpakita ng tapang. Sa ilalim ng dagat, gamit ng pagi ang kanilang buntot pang depensa. May barb o matulis na dulo na tumutusok at nag-emit ng venom sa kalaban. Pero dito sa Sibadan, tinatanggal ang barb ng mga pagi. Hindi man masakit para sa stingray ang matanggalan ng barb, mawawalan sila ng pangdepensa. Dito nila tinatanggal yung barb, itong area na ito. Tumutubo na. Nang tinoob si Brenda, mas nakita ang sugat nito. Yun yung pinaka-ID nila. So, bawat isang stingray, iba-iba yung kanilang mga markings. So, ito, mga temporary nagasgas na ito dahil sa kaka-flip niya. Yan ang ngipin niya. Wow! It looks like a cone. Ngipin niya. Brenda, are you going back? Yung tungkol doon sa pagtanggal ng sting nila, yung kanilang barb, ano ito? Kayo lang nag-isip nito? Tinanggalan namin kasi pag hindi mo tinanggal yung sting, ano yun? Poisonous. So, delikado sa mga guest na maglapit sa kanya. Lalo na ngayon na medyo maamo na siya, siya mismo ang lumalapit sa tao. Kailangan talaga na aalisin yung, ano, yung sting niya para iwas disgrasya. Sa isang parte ng pasilidad, may iba pang naka-cage. Ang mga kamag-anak ng mga stingray, ang mga pating. Nasa 17 na black tip shark ang nasa loob nito. Isa-isa lang. Kaya lang dumami. Parang na-culture na natin. Madami natin. Through sa ano lang. Kahit na nasa loob ng piskin sila. Ibig sabihin mga anak na yung mga iba? Oo, yung iba. Oo. Kaya ng mga stingray, hinahagisan din sila ng mga turista ng pagkain. Ngayon ay maluwag ang cage para sa mga batang pating. Pero pag lumaki na sila, masikip na ang lugar na ito para sa kanila.
Balak daw nilang i-culture ang mga stingray at pakawalan sila Brenda sa wild. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, under process pa rin ang permit sa Sibadan para mapayagan silang mag-alaga ng stingray at pating. Kikita ko na talagang hindi naman masama yung ginagawa ng Sibadan. Although mayroon siyang violation, pero on the other side of the coin, pinapakain naman niya yung mga species. Hindi naman niya iniihaw, inalagaan ng husto, papakainin. At yun, itong in-apply nila ay yung paggamit ng area for the purpose of fiscades purposes. Hindi ko namin na project yung shark at saka yung stingray. Ayon sa Marine Wildlife Watch of the Philippines, I'm against keeping them in captivity. They occupy malawak na lugar. Yung enclosure nila ay masyadong maliit for them. Maalter talaga yung behavior. Pero yung barb itself is just a defense mechanism for when they feel threatened against predators. Pag ganun na nasa captivity sila, the only impact it would have would be on its ability to defend itself, pero wala din yun. Para sa mga hayop, malaking bahagi ng kanilang buhay ang palaging malaya. Kung may kalayaan, kaya nilang kumain at magparami na hindi umaasa. Gusto man nating magpakita ng pag-alala, bilang tao, minsan ang pagpapaubaya ang pinakamainam na simbolo ng malasakit para sa mga hayop na kasama natin sa mundong ito.